Genesis chapter 17 talks about agreement between God and Abram. So merong kasunduan, merong tipan na naganap between God and Abram. Pero tatandaan po ninyo ang chapter 17, naganap siya 13 years after chapter 16. Diba yung chapter 16? Si Sarah ay nag-isip ng kaparaanan para magkaanak sila ni Abram. So, ibinigay ni Sarah yung kanyang alipin na si Agar. At alam natin kung ano ang mga sumunod na nangyari. Ano, dahil sa ginawa niyang ito. So, after 13 years, nagkaroon uli ng revelation ng Diyos kay Abram. Ba't kaya tumagal ng 13 years? Most probably, to teach them a lesson. Ano, so, bigyan sila ng leksyon sa kapalpakan nilang ginawa. Ano, kasi ang sabi ng Panginoon, ang pangako niya, bibigyan ko kayo ng maraming anak at apo. Pero ang ginawa ni Sarai na inaprobahan naman ni Abram ay gumawa sila ng sarili nilang kaparaanan para mangyari yung promise ng Panginoon sa kanila. Na hindi naman yun yung gusto ng Panginoon. Ano po? So tumagal ang 13 years, so wala sigurong communication between God and Abram. So, to teach them a lesson. Ngayon, sa chapter 17, after 13 years, muling nakipag-usap ang Diyos kay Abram. So, to confirm his promises and magkaroon sila ng tipanan o kasunduan ni Abram. So, ito na yung kasunduan nila. So, ang kasunduan, sabi ng Diyos kay Abram, o, ito ang gagawin ko sa iyo. I will bless you. Bibigyan kita ng malawak na lupain, and that is Canaan. At pararamihin ko ang iyong lahi. Bibigyan kita ng maraming anak at apo. So, yan yung promise ko sa iyo. Ngayon, sabi ng Panginoon, eto naman ang gagawin mo. Lahat ng lalaki sa iyong lahi ay dapat tuliin. Dahil yan yung kasunduan natin. Kaya pag tinignan niyo yung verse 9 up to the following, sabi niya, kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan. Ikaw at ang iyong lahi, sabi pa ng Diyos kay Abram. Ganito ang inyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin at iyan ang magiging palatandaan ng ating tipan. Lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi, gayon din sa mga alipin at dayuhan ay tutuliin pagsapit ng ikawalong araw. Ang tandang ito sa inyong katawan ang magiging katibayan ng ating walang hanggang tipan. Ang sino mang lalaking hindi tuli ay ititiwalag sa inyong lahi sapagkat hindi siya tumutupad sa inyong kasunduan. So sabi ng Panginoon kay Abram, ako, tapat ako sa inyo. Yung pangako ko, gagawin ko. Yan yung tipang ko sa inyo, sabi niya. Kayo naman ang makipagtipan sa akin, sabi ng Panginoon. Maging tapat kayo sa akin. O, papaano, sabi niya, kailangan lahat ng lalaki sa inyo tutuliin after 8 days ng pagsilang nila. O, lahat ng lalaki tutuliin, sabi niya, yan ang magiging palatandaan ng ating kasunduan. So yung pagtutuli ay patungkol siya sa kasunduan ni Abram at saka ng Diyos. Ano? Kasi ibig sabihin ng pagtutuli, kabilang kayo sa bayan ng Diyos, sa pinili ng Diyos. O, ganun ang point. No? Kaya nga sabi niya, lahat ng hindi tuli, sabi niya, sa inyong bayan, ititiwalag yan. Hindi yung kabilang sa inyong bayan. Ano? Kasi kailangan lahat sila itutuliin. Ano? Kasi naalala ko nga nung sa amin, yung mga manok. Ano? Yung mga manok kasi sa mga probinsya, may mga tandayan. Ano? Kasi dati ang mga manok, hindi naman yung kinukulong.
Ngayon, kailangan mo na ikulong kasi marami na nga ang kid. Noon naman, hindi nag-aangkinan ng mga magkakapitbahay ng manok kahit magkakahalubilo yan at magkakasama. Kasi may tanda yan sa paa. Ano, kasi pag kapisa pa lamang nung itlog, yung sisiw, eh gugupitin na yung ano, yung paa nun, yung mga daliri. So meron siyang ilang bang daliri ng manok, ano. So kung apat o lima, hindi ko masyadong tanda, ano. So gugupitin, halimbawa, sa amin, ang tanda ng aming manok, for example, ito, dapat putol yan. Yung kabilang kapitbahay, ito naman. Yung kabilang kapitbahay, ito naman. So, may palatandaan. So, ibig sabihin, hindi ko pwedeng lutuin yun kasi hindi yun ang palatandaan ng manok ko. Ano? Hindi akin yun. Manok yun ang kapitbahay. Ano? Ganon din po yung pagtutuli na ginawa sa mga Israelita. Ano? So, ibig sabihin yan, ikaw ay kabilang sa bayan ng Diyos na tumutupad ng kasunduan ng Diyos at saka ni Abraham. So, yan yung garantiya ng palatandaan ng kasunduan ni Abraham at saka ng ating bundakilang Diyos. Ano po? So, yun yung mapapansin natin in this context. Ngayon, ano ang pwede nating mga maging lessons or reflection sa mga talataan ng Genesis chapter 13. O, meron akong ilang bagay na nakita eh. Una, yung sinabi ng Panginoon doon sa verse 1 eh. Sabi niya, I am God Almighty. Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi galing sila doon sa chapter 16 na kung saan lumalabas yung tinatawag nating disbelief doon sa promise ng Diyos na pararamihin ko ang iyong lahi. Eh, gumawa sila ng way. Kaya nga naisilang si Ismael eh. Eh, dapat si Isaac lang yun. Ganun ang ibig sabihin. Ano po? So, anong nangyari? Nagkaroon ng kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Ngayon, ang sabi ng Panginoon kay Abraham, I am your God Almighty. Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. In other words, parang sinasabi niya, huwag kang mangamba. Yung sinabi ko, gagawin ko at kaya kong gawin. Kasi makapangyarihan ako sa lahat. I am God Almighty. O, yan ang ibig niyang sabihin. Just believe me. Just obey me. Ako ang bahala sa iyo no matter what ano po, na mangyari sa iyong kapaligiran. Listen, sa mga panahon na nahihirapan tayo, sa mga panahon na hindi natin alam kung anong gagawin, just look up and see that we have Almighty God. O, yan yung dapat natin tatandaan. Sabihin mo sa problema, problema ka lang. Ano? May Diyos ako at ang Diyos ko'y makapangyarihan sa lahat. Ano? So, yun yung kailangan natin maunawaan para hindi natatalo ng disbelief yung faith natin. Dapat nananatili tayong nagtitiwala at naniniwala sa ating pong Panginoon. Yan yung kailangan nating gawin. Ano po? Then, in chapter 17, dito rin nangyari yung pagpapalit ng pangalan. Kasi binibigyan ng assurance ng Diyos si Abram eh. Sabi niya, mula ngayon, hindi na Abram ang pangalan mo. Tatawagin ka ng Abraham, father of all nation. Ano? So, yun yung ibig sabihin yan. So, ama ng lahat. So, kasi nga, marami siyang lahi. Ano? So, yan si Abraham. So, pag tinignan natin mga kapatid, nagkaroon ng pagpapalit ng pangalan. Kasi noong unang panahon, ang pangalan, nagre-represent talaga yan sa kung sino ka, kung anong karakter mo. Ano? Pinalitan ng pangalan niya kasi new legacy yan eh. Ano, para lang yang ano sa basketball, ano. Kaya pala nagpalit ng number si LeBron, ginawang number 6, new legacy, ano. Kaso natatalo naman sila, ano. Pero ang point natin, nagpalit ng pangalan kasi maraming ganyan sa Bible, ano. Marami kayong makikita sa Bible
na maraming pangalan o nagpapalit ng pangalan. O yan na nga si Abram na naging Abraham. Tapos sa New Testament, si Saulo, di ba? Yung manguusig. Tapos nung ma-convert siya, ginawa siyang Pablo. Eh kasi new legacy nga naman yun. Yung Saulo, manguusig yun eh. Yung Pablo, apostol na yun ng Panginoon. Ano, ganun ang ibig sabihin. May pagpapalit ng pangalan eh. Si Simon o si Cephas naging Pedro. Diba? So si Jacob na apo ni Abraham naging Israel naman ang pangalan. Diba? Si Sarai, yung asawa ni Abraham, naging Sarah. So nagpapalit talaga ng pangalan kasi nga yung pangalan nagre-represent siya kung sino ka at yung present status mo sa buhay. O, ganun ka-importante yung name. Halimbawa, kahit yung Judas, pansin niyo, yung Judas, napakaganda ng pangalan na yan eh. Ang ibig sabihin niyan eh, the praise one. Ano? Pero, papayag ka ba na itatawag sa'yo ngayon ay Judas? O, syempre, hindi tayo papayag. Ano? Kasi nga, yung pag sinabi kasing Judas ngayon, iba na ang kahulugan. Diba? Pero sa kanilang panahon noon, pag sinabing Judas, eh maganda ang ibig sabihin nun. Pero sa atin, pag sinabing Judas, ah, wala na, kakaiba na yan. Nag-iiba yung meaning, nag-iiba yung kahulugan. Kaya nga, nagpapalit ng pangalan para maipakita na hindi na ako yan. Oh, ganun ang ibig sabihin. Parang tayo bilang mga tao, di ba? Nung tanggapin natin ang Panginoong Jesus, ibinihis natin siya. O anong tawag na sa atin? Christian. Diba? Mga mananampalataya na tayo. Tayo ay mga Kristiyano na. Mga nakakabit na ang pangalan ni Jesus sa atin. O, ganun ang ibig sabihin. Nagpalit na tayo ng status. Nung bautismuhan tayo, inilubog na natin yung dating tayo. O, tapos nung iahon tayo sa tubig, o, may new legacy na tayo. Ano? So yung buhay na may kaugnayan kay Jesus at binigyan ka ngayon ng bagong pangalan. O, ang pangalan mo na Christian. Ano? Mga Kristiyano na po tayo. Ganun ang ibig sabihin. Ano po? At isa pang magandang nakita kong lesson, yung verse 1. Sabi niya, nang 99 na taon na si Abraham, napakita sa kanya si Yahweh at sinabi, ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at iingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Ang tanda-tanda na ni Abraham. Diba? Kayo ba, ano ang gusto niyong gawin pagtanda niyo? Ano kaya ang gagawin natin pagtanda natin? Ano? Meron na ba kayong naiisip kung anong gagawin nyo pagtanda? Yung iba kasi nag-iisip, di ba? Magre-retire na sila, pupunta sila sa ganon, bibili sila ng ganyan. O, ang dami nilang gustong gawin. Pagtanda nila, ano? Pero itong si Abraham, take note, 99 years old na, anong sinabi pa ng Panginoon sa kanya? Abraham, sabi niya, ingatan mong mabuti ang iyong sarili. Huwag mong dudungisan ang iyong pagkatao. Kailangan ikaw ay manatiling malinis. Oh, yan yung pakiusap ng Panginoon dito kay Abraham. Na dapat ganun din tayo, ano? Habang tayo tumatanda, lalo tayong nag-iingat ng ating mga sarili na hindi tayo nagiging marumi, 'di ba? Kaya nga lagi nating sinasabi, 'di ba? Mas matanda, mas marunong. Mas matanda, mas mapagpasensya. Mas matanda, mas mabait. Mas matanda, mas mapagmahal. Kasi marami na tayong karanasan sa buhay eh. So kailangan mas naiintindihan na natin ang lahat ng bagay sa paligid natin. Ano? Kaya ganun ang ibig nating ipaunawa. Ano po? So, si Abraham, kahit matanda na, ang sabi pa rin ng Panginoon sa kanya, ayusin mo ang buhay mo. Ayusin mo ang buhay mo. O sa lahat ng mga matatandang nanonood ngayon, ang sasabihin natin, ayusin niyo ang buhay niyo. Ano? Hindi porke matanda na tayo eh. Kung anong gusto natin, yun ang gagawin natin. Kung anong gusto natin, yun ang dapat masunod. Hindi dapat ganun. Ano? Kailangan panatilihin pa rin nating malinis ang ating mga pangalan at ang ating mga buhay. Ano? Yan yung kailangan nating maunawaan. And of course, yung lesson ng
pagtatapat sa kasunduan. Kayo ba nakipagkasundo na? Pag meron tayong kasunduan, maging tapat tayo. Sabi ng Diyos kay Abram, kayo naman ang maging tapat sa akin. Kasi ang Diyos, hindi mo pwedeng sabihan maging tapat. Tapat talaga ang Diyos. Ano? Ang Diyos natin, tapat yan eh. Ang may problema lagi tayo. Kaya sabi ng Diyos kay Abram, maging tapat kayo. Dahil ako, tapat ako sa pangako ko sa inyo. Yung tipa na natin, maging tapat kayo sa ating kasunduan. At bigyan natin ito ng tatak. O yung kasunduan natin, ito magiging tatak. Magpapatuli ang lahat ng lalaki sa inyong lahi. Ganun ang ibig sabihin. Kasi nga, ang gusto ng Panginoon, alam niya at kilala niya kung sino ang kanya. O, pag hindi ka tuli, hindi ka kanya. Pag tuli ka, sa Diyos ka. Bakit? Ibig sabihin kasi noon, obedient ka, faithful ka, saan? Sa kasunduan. Ganun ka-importante yon sa mga Israelita. Ano, yung pagtutuli. Ano po. Kaya napakahalaga na tayo, kung meron tayong pakikipagkasundo, maging tapat tayo. Ba, meron, sa ba tayo meron mga kasunduan? Sa asawa. May kasunduan tayo sa asawa, maging faithful tayo sa kasunduan natin. Anong sabi natin? Till death do us part. For riches, for poorer. Diba? In sickness and in health. Lahat ng sitwasyon, sa kasaganaan at kahirapan, tayo ay magsasama habang buhay. So, dapat nagiging tapat tayo roon. May kasunduan tayo sa anak. Maging faithful tayo sa mga anak natin, sa mga magulang natin, sa church na kinabibilangan natin, at higit sa lahat sa Diyos na ating sinasampalatayanan. Maging faithful tayo sa mga kasunduan natin sa Kanya at pakikipagkasundo natin sa Kanya. Kasi never ang Diyos naging mapagpaliban sa Kanyang kasunduan sa atin. Lahat ng sinabi niya at ipinangako niya sa atin, gagawin niya yun at patuloy niyang gagawin sa buhay natin.